gagawa tayo ng Steam Moist Chocolate Cake! Ang ating recipe ay nangangailangan ng buttermilk. Pero kung wala po kayong buttermilk, huwag po kayong mag-worry. Gagawa na lang po tayo. Pagsamahin lang po natin ang 1/2 cup of evaporated milk at 1/2 tablespoon of vinegar. Haluin at set aside ng 5 minutes. Then sa isa pang lalagyan, maglagay po tayo ng 1 cup of all-purpose flour. Mag-add po tayo ng 1 cup of white sugar. Then, lagyan din po natin ito ng 1/2 cup of cocoa. I highly suggest po na yung mga branded cocoa ang gagamitin nyo ha. Huwag po yung mga per kilo sa palengke dahil makaka-apekto po ito sa ating recipe. Maglagay rin tayo ng 1/2 teaspoon of baking soda. And 1/4 teaspoon of baking powder. Maglagay rin po tayo ng pinch of salt. Ngayong nailagay na natin lahat ng ating mga dry ingredients, i-mix po natin ito hanggang sa mag-isa na ang kulay ng ating mga dry ingredients. Ang ating recipe po ay pwede naman pong i-bake kung meron kayong oven, pero kung wala po, mas masarap po ito as steam cake. As in, super moist po ng ating cake. Isa po itong recipe na ito sa mga requested recipe. Again po, kung meron pa po kayong gustong i-request, don't hesitate to comment down below dahil lahat po ng inyong mga comments ay aking binabasa. And please, don't forget to like and subscribe and click the bell button para naman po updated kayo sa tuwing ako ay mag-upload ng mga bagong video. Kapag well-combined na po ang ating mga dry ingredients, diretso na po natin ilalagay dito ang ating mga wet ingredients. Ang ating 1/4 cup of oil, kahit anong oil po basta hindi used oil ha at walang mga flavor. Ang ating 1 piece of egg, huwag po ninyo diretsong babasagin ang itlog sa ating mixture ha dahil hindi natin maiwasan na minsan ay may sirang itlog. Then, i-add na rin po natin ang ating buttermilk na ginawa kanina. Mapapansin nyo po na nag-curdle na ang ating milk, yung parang nagbuo-buo, meaning nakabuo na talaga tayo ng buttermilk. I-mix natin itong mabuti. Ngayon po ay posible na kayong gumawa ng cake na kayo mismo ang may gawa. Hindi nyo na kailangan bumili sa mga bake shop. At sinisigurado ko po sa inyo na ang lasa ng ating moist chocolate cake ay napakasarap at hindi pa huhuli sa mga sikat na brand ng mga chocolate cake. Haluin lang pong mabuti hanggang sa mag-combine ang ating wet and dry ingredients. Mapapansin nyo po na medyo humihirap na sa paghalo. Sa puntong ito, magdadagdag na po tayo ng 1/2 cup of hot water. Isa po ito sa tutulong para mas maging smooth pa ang ating mixture. I-mix po nating mabuti hanggang sa humalo ng husto ang ating hot water sa ating chocolate cake mixture. Heto na po ngayon ang ating mixture. Hindi po siya sobrang labnaw, hindi rin naman po sobrang lapot.
i-prepare na po natin ang pan. Ang pan po na ginamit ko ay 8x3. Nilagyan ko po ng parchment paper ang ilalim at ang gilid nito o wax paper nang sa ganon hindi ito mahirap tanggalin. Kung wala po kayong parchment or wax paper, pwede nyo pong i-grease ng kaunti ang ating pan, then i-dust nyo po ito ng cocoa. Sa paglagay po ng ating chocolate cake mixture sa ating pan, sasalain muna natin ito nang sa ganon makasigurado tayo na wala talagang buo-buo. Then, itap po natin ito ng ilang beses nang mawala po ang mga bubbles. I-prepare na po ang steamer. Kapag kumukulo na po ito, ilagay na po natin ang ating chocolate cake. Make sure po na ang takip ng ating steamer ay may tela ha, nang sa ganon, hindi po ito matutuluan ng tubig. 8 for 45 to 50 minutes. After 50 minutes, check po natin ang ating cake. Kapag wala na po itong basa at crumbs na lang po ang nasa toothpick natin, meaning luto na po ito. By the way po, mapapansin ninyo na matagal po ang ating steaming time kasi po napakahina ng apoy ng ating ginamit. Yung para po nag-iin-in na kayo sa inyong sinaing. Dahil po ito sa pag-iwas natin na mag-dome o umumbok ang ating cake. Para hindi nyo na po ito kailangang bawasan. Mapapansin nyo po na napaka-moist ng ating moist choco cake. Sa ating mixture, nakagawa po ako ng 8x1 moist chocolate cake. Palamigin muna natin sandali ang ating moist chocolate cake. Then kapag ito ay malamig na, ilagay muna ito sa inyong refrigerator ng 30 minutes. Ngayon naman po ay gagawa tayo ng napakasimple pero napakasarap na chocolate ganache. Sa isang kaserola o kawali, maglagay po tayo ng 1/2 cup of all-purpose cream. Paiinitin po natin ito sa mahinang apoy habang hinahalo. Huwag niyo po itong iiwanan ha, dahil madali lang naman po itong kuminit o kumulo. Kapag nag-i-start na po itong kumulo, magdagdag na po tayo ng 1 cup of chopped chocolates. Kahit anong brand po ay pwede ha, basta i-cut nyo lang ito ng maliliit. Nang sa ganon, mas madali po itong mag-melt. Ang gamit ko po pala dito ay Dutch Bittersweet Chocolate. Para sa akin, sakto lang po ang lasa ng chocolate na gamit ko para sa ating moist chocolate cake. Huwag niyo pong titigilan sa paghalo nang hindi po masunog ang ating ganache ha. Mapapansin niyo po na talagang melt na ang ating chocolate. Papatayin na po natin ang apoy. Habang mainit-init pa po ang ating chocolate ganache, ilalagay na po natin ito sa ating chocolate cake. Ang ating chocolate ganache ay sapat lang po ang dami para sa ating chocolate cake na ginawa. Swak na swak po ang ating chocolate ganache sa ating cake. Pag ito ay natikman nyo, masasabi nyo tama ang aking sinabi. Spread lang po nating mabuti ang ating ganache sa ibabaw at pati sa gilid ng ating cake. Napakabango po ng ating chocolate cake. Ngayon pa lang, nakakatakam na. Kaya sure na sure ako na magugustuhan ito ng inyong buong pamilya.
For added arts and attraction, pwede po tayong maglagay ng mga toppings. Kagaya po nito, nilalagyan ko po sa ibabaw ng chocolate biscuits. Pwede po kayong gumamit ng kahit anong brand ng chocolate biscuits ha. Ipalibot nyo lang po ito sa ibabaw ng ating chocolate cake. I-press ng dahan-dahan nang sa ganon ay lumubog ng kaunti ang ating biscuits at ito ay kumapit sa ating chocolate cake. Kapag may nabiyak ng konti, huwag po kayong mag-worry dahil magkukover po ito ng ating chocolate ganache. Nakita nyo at mas bumubongga pa ang ating moist chocolate cake, lalo na mamaya pag makikita nyo ang final product. O, diba? Ang ganda na ng ating moist chocolate cake. By the way po, kung gusto nyong gumamit ng ibang toppings, pwede naman po. Pwede po kayong gumamit ng mga chocolate bar. Pwede pong i-crush nyo lang dito. Or pwede naman pong i-grate nyo. Pwede rin po kayong gumamit ng mga sprinkles kahit ano po na inyo pong nais. And charan! Heto na po ang ating napakasarap na moist chocolate cake. I-try nyo na po, lalo na sa inyong mga handaan. Pwedeng kayo na mismo ang gumawa ng inyong mga cake. At dahil ito po ay bibigay namin sa isang may kaarawan, gumawa po kami ng improvised na cake stand. Ang pinakaibabaw po ay karton na binalutan ng aluminum foil. At yung pinakapaa ay yung pinakakarton sa loob ng aluminum foil na hiniwa namin sa apat. O diba, ang bongga ng ating DIY na cake stand. Ngayon, nailagay na natin ang ating moist chocolate cake sa ating DIY cake stand. O, diba? Bongga-bongga! I-try nyo na po ito sa inyong mga tahanan. By the way po, pwede nyo rin po itong gawing pang business. Hindi po kayo mapapahiya sa lasa dahil hindi po ito nalalayo sa lasa ng mga branded na moist chocolate cake. Sa mga susunod po nating video, ay gagawa pa po tayo ng iba't ibang flavor ng ating steam cake. Please, don't forget to like and subscribe and click the bell button for more videos and updates!